Guys, good morning and welcome back to our channel. So ang gagawin natin ngayon is medyo matrabaho, no? Kukolekta tayo ng itlog dito at the same time linisin natin tong bahay ng aking mga breeder size na lots. Tapos itong mga nymphs dito, yan medyo nagdadamihan na sila. Saka dito, kasi ito yung first patch ko eh, medyo naglalakihan na, tsaka to, sumasabay na rin yung second patch ko. Ta-transfer natin dito. Okay, so wala naman tayong egg tray, na improvise na lang tayo ng karton. So yan yung mga lalagyan natin dito ngayon bago natin pagsasamahin yung first batch and second batch ko na mga lots. And then kukolektahin natin yung mga bagong itlog. Okay, ito yung mga ibang improvise ko na karton, no? Hindi tayo nakakuha ng egg tray eh. So ganun ang gagawin natin ngayon, mga project natin ngayon, mga master. So let's start. Tayo para sigurado lang mga kamaster, maglalagay tayo ng isang tray dish, no? Kasi ayoko naman kumalat masyado yung lot sa bahay just in case may magtalunan. So lilipat na natin to isa-isa. Taktak lang natin. No? Medyo nababasa na kasi every time nag-feed tayo. Ayun ang nangyayari. So, taktak lang natin sa isa-isa. Marami to eh. Sobrang dami nito eh. Kasi nagbabasa na eh, pinagmumula ng mga molds, mites, kung anong bakterya pa, no? Pag ganyan, may mga nakakawala. Transfer lang natin dito. Hanggang sa maubos yung mga yan. Yan, medyo nauubos na natin, no? So, okay na yan. Ito na siguro yung last na karton. And then, itong mga natitira dito, as babrushin lang natin siguro ito sa kanilang maubos, no? Yung mga nahuhulog, naglagay ako ng mga karton sa mga side para hindi sila lumabas ng tray dish. Mas maganda siguro kung balde, no? Mas mataas. Pero okay na yan dyan. Takot naman sa liwanag yung mga yan. Yan, medyo ubus na. Ito yung mga pinagpisakan. Natapon na natin to. Siguro yung mga iba dito is mga feeling ko yung mga hindi na siya mapipisa, no? Kasi nasa 2 to 3 months na rin to eh. So gawa na tayo ng panibagong batch natin. Dito natin lalagay yung ano natin, yung mga makokolek natin sa mga adult size natin. Okay, ito ang next natin, no? Pagsasama-samahan natin sila. Medyo madami rin to. Ayan. Punong-puno yan, oh. Sige, talunan lang kayo dyan. Okay. Ito na yung gas natin. Grabe yung mods, oh. Bili nyo, yun yung papakain mo sa alaga mo. Siyempre, hindi. Diba? So, gagawa tayo ng panibagong bahay nila. Para malinis din yung kakainin ng alaga natin. Ito na yung mga nakolekta natin. Ito na yung mga transfer natin. Tingnan nyo kung gaano sila kadami, no? So, mixed size na to. Actually, hindi. May mga
pang mga sling style na tarantula, tsaka meron din mga pang malalaki, pang mga juvenile, no? So kanyang karami na transfer natin, so magkukulik na tayo ng pangalawa o yung ating pang third batch dito sa mga adult natin, sa mga breeder size natin. Okay, sa paglilinis, no, ganun din ang style. I-stapon natin yung mga sa basurahan. Kasi yun yung mga itlog, oh, mga itlog nila sa tray. So meron naman tayong apat na layer dito. So gagawin natin is kukolektahin muna natin yung mga eggs. Tsaka rin natin dilinisin. Itong mga itlog na to ay yung para sa mga slings natin. Sa mga alaga natin na sobrang liliit, mga gakuto. Okay, so madami na naman tayo itlog. Nag-isa to, mga hundreds na naman to. First layer pa lang to, just imagine. Pala mga pamaster, no, papakain natin sa lats natin. Ay, nakulubulog. Is, ano din, no, mga healthy foods like mga gulay. Plus, once in a while, magbigay tayo ng mga proteins like dog food, cat food, tsaka chick booster. Makikita nyo yun sa iba kong mga, sa mga ibang tutorial natin, no. Okay, post more natin. Yan, nalinis na natin. Tapos na rin natin mag-collect ng mga itlog. Ngayon, maglalagay na tayo ng pagkain. So yun yung mga tira-tirang gulay. Tapos lagay na rin, palitan na rin natin yung kanilang source of water. Ito yung bug gel na DIY natin. No, madali lang yan mga lodi, no, mga kamaster. Pano, makikita nyo naman yan sa mga ibang tutorial natin. So napakadali lang yan. Siyempre pag medyo dry ng konti, lagyan natin tubig. So ganyan lang pag may maintain yan. Ay, para hindi nalulunod yung mga nymphs, okay, mga lats na maliliit. Siyempre huwag natin kakalimutin yung dog food. Yeah, dahil sa meron tayong alagang aso, dog food ang ibibigay natin. Okay, so tapos na tayo dito. Siya nga pala, ito yung mga nakolekta nating itlog. Medyo madami-dami din naman, no? Siguro may mga 50 piraso to. So, tatransfer natin yan dito. So, ganun lang. Antay lang tayo uli ng ilang ka ng mga months siguro. Lagyan natin yung mga recyclable na cartons. No? Diyan sila gagawa. Basta napisa yan. Mga master, silipin nyo lang. Magkakaroon na yun ng mga maliliit na, ano, na mga babies, mga nymphs. So, yan yung mga panibagong hide nila. Pwede naman hindi ihiwalay, no? Pero kasi ako, pag nagpapakain, kasi ako ng ano, nahihirapan ako mamili, eh. So, ayoko na mix size. May nakahiwalay malalaki, tsaka mga maliliit. Okay, mga kamaster, maraming salamat sa mga panonood. Sana meron tayong natutunan kahit pa paano sa ating pag-breeding cycle at pag-aalaga ng lats. Salamat! Bye-bye!